ETV Network, Philippines, give thanks to the people whose films and music are used here for the sole purpose of evangelization. Strictly non-commercial. Last time on Bishop's Move. Pag may pagsubok, dalawang pwedeng attitude natin yan. Hadlang sa kabutihan mo o hagdan sa lalo mo ikabubuti. Na? Hadlang sa kabutihan mo kung ang masama ay gagantihan mo ng masama. Ha? Tama. Pero magiging hagdan para sa kabutihan mo kung yung naranasan mong kasamaan ay napagtatagumpayan mo sa pamagitan ng iyong kabutihan. Eh, paano nyo, eh, sa inyong karanasan, paano nyo naman kinakalaban yung mga tukso na yan o napagwawagian? Paano nyo, ano ginagawa ninyo, Theodic? Actually po, number one is nagpapasalamat kami sa blessings ng Panginoon. Kasi kung iisipin nyo po, itong ibinibigay sa amin na blessings is more than sa ini-expect namin. So pagka mayroong mga maliliit na problema nito, minsan talagang nagiging weak ako na biglang ganun. Pero after thinking, saka ko nare-realize na sinusubukan kami ng Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa aming pamilya. Wala naman po kaming bigat na pagsubok na binigay sa amin. Except one. Sa pangalawang anak namin na disabled po siya na way back 20 years ago, 1996, na aksidente po siya ng pagmamaneho niya. In short, 2 months po siya sa hospital, comatose. Walan po siya ng malay dahil inoperahan po siya sa brain because nag-turn po yung kanyang sasakyan dyan sa Marcos Highway. Yun po ang napakalaking pagsubok sa amin. So, halos sabihin na natin. Tinakluban. Iyak po. Parang nag-iba yung buhay namin. Talagang lahat po kami, pati yung mga anak ko, especially yung ate niya, na gusto sana nung panahon na yun na magpatuloy ng pagme-medicine sa UP ho. In fact, graduating siya ng college, graduating ng high school yung pangalawa ko ho. E yun lang ako. And nung na-aksidente, hindi na ho siya nagpatuloy ng pagme-medicine. Naintindihan niya po yung aming kalagayan dahil unang-una mahirap po mag-medicine, magastos. At nagtrabaho na ho siya. Awa ng Diyos naman ho, umasenso naman po rin siya doon sa kanyang field na kinuha, which is sa banking din po. Yung dumating ho yung sa aming pagsubok na yon, talagang masasabi namin na although hindi namin po sinisi ang Diyos. Dahil nga ho siguro, hindi po ako nagsisilbi noon. Ang tanong ko lang ho, bakit ho kami, o ako ho, na, kumbaga wala naman ho kaming ginagawang hindi mabuti. No? Although very simple, Catholic lang po kami, we go and hear Mass every Sunday. And hindi naman sa pagganon, wala naman po kaming akong bisyo, wala ho kaming bisyo, ang trabaho lang po, dumating sa aming buhay yung ganong pagsubok. Pero isang araw nga po, sabi ko nga ho sa asawa kay Chody nung nangyari ho yun, kasi o siyempre, Lord, your will be done, pero huwag niyo naman po sanang kunin yung aming anak. Meron hong pero. Sinasabi natin, your will be done, and yet, but sana mo keep our child. No? Nung Sunday na ho yun, nakikinig kami ng misa, sinabi nga ho sa amin ng, dun sa mass na yun, nasa hospital kami, sa TV lang ho, na when you say, or when you lift everything to the Lord, lift it up and His will be done. Meaning, let Him. So dun ho, talagang parang lumuwag yung aming kalooban na, Lord, your will be done. Kung ano po ang kalooban nyo, makabubuti sa amin at sa aming anak, your will be done. Eh, dun ho talagang unti-unti na nabuhayan po yung aming anak. Yung vital signs niya na nagbago. So, awa ng Diyos po. Although, hindi nga po siya na nakapagtrabaho dahil meron po siyang mga disabilities, pero kasakasama ho namin. Na dun ho siguro sa pagsubok na yun na aming nalampasan, eh, siguro ito nga po yung aming masasabing mga blessings. Hindi nga natin maipaliwanag kung ba't ba nakapasok-pasok
sa buhay ko itong kasamaan na ito. No? Eh, tingnan naman natin ang napaka-gandang, napakaraming mga ibang bagay na kaloob ng Diyos. At alam ko nyo, meron pa ito, natutuwang ko ito. Dahil sabi nyo, yung anak nyo yung person with disability. Opo. Nag-misa po ako minsan. Mm-hmm. Yan sa mga persons with disabilities. Pero, bawa, meron silang mental disabilities. Opo. Yung mga ito. Eh, lumapit sa akin yung isang ama. Alam po ninyo, ito nga po, sabi niya, mahirap nga po ito. Pero, on the other hand, makikita naman nila, eh, itong aming anak na ito, eh, siyang naging dahilan ng pag-unlad naman namin sa pagmamahal. Ha? Sabi niya, itong nakatawag ng atensyon sa amin para ibuhos naman ang pagmamahal sa kanya. Ay kanya, mismong doon, sa disability na yun, na nakita niya, na talaga namang liability in one way. Yeah. No? Eh, meron din naman siyang nakita mismo doon isang positive impact. Ano po? So, palagay ko ganun din po okay. Sa inyo. Mm-hmm. No? Nakalain po ninyo ang pagmamahal na nahugot ng Diyos. Wika, sasabihin ko, sa inyong mga puso. Buhat na maaksidente ang inyong mga anak, ng iyong anak ninyo. Abe, yun lang po pagmamalasakit ng inyong panganay na anak na hindi na nagpatuloy sa medis. Abe, that is sacrificial lang. Ha? Hindi naman siya nagmaktol sa Diyos, hindi kayo nagmaktol sa Diyos. Lalo lang gumanda ang inyong pagiging Kristiyan. Maaring nabawasan na laman na inyong bulsa. Na-ICU. Pero, yung nakamtan naman ninyo, hindi naman mabibili yun. Opo. Tama po. Hindi mabibili yun. At ito hindi pa natin nakikita na lubusan dito. Sa lupa, hindi pa natin nakikita lubusan. Mabanaaga natin. Pero, sa kabilang buhay, pakikita ng Diyos yan sa inyo. Ha? Ang ganda po, meron po akong natatandaan na isang quotation galing sa isang tula ni Francis Thompson, Hound of Heaven. Sabi niya doon sa isang parte, "Was my gloom after all shade of his hand outstretched caressing?" Ayun. Yung lumbay ko, hindi ba ito ay haplos ng Diyos sa akin? Kanya, always at least two sides to a question, something. No? Kanya, napakalaga po nung pag-gabi doon. Pero ang importante din po ay ang malaman natin na ang bawat tao binibigyan ng grasya ng Diyos. No? At kayo binigyan ng grasya. At sa awa ng Diyos, mababait kayo. Di ba? Yung iba din binibigyan, ngunit hindi sila tumutugon, marahil. Eh, ang madalas nating isipin, ganito, kung hindi lang sa grasya ng Diyos, ganun din siguro. Yun ang sinabi ni San Agustino. Sa halip na mainis siya, doon sa nagkakasala. Eh, sabi niya, kung hindi lang ako biniyayaan ng Diyos, ganyan din ako. Eh, masasabi niya, kasi napagdaanan niya na ang isang buhay makasalanan. Yun pong isipin natin. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. All these promises of Jesus happens here on earth, as Jesus says. Now in this time,
Your will be done on earth as it is in heaven. And by the way, bagamat sinasabi ko may owner's manual tayo at malaya ang kalooban natin, sa totoo lang po, hindi naman po tayo makasusunod sa kalooban ng Diyos dahil sa kahinaan natin kung hindi ito ipagkakaloob sa atin. Kaya napakahalaga po sa lahat ng diskusyon na ito, baka naman nakalain ang ating mga tagapakinig, basta nalaman mo na ang tama magagawa mo. Hindi po. Sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, ang mabuti na nalalaman kong dapat kong gawin, hindi ko ginagawa. At ang masama na alam kong di ko dapat gawin, yun ang aking ginagawa. Eh ganyan po. Kanya, napasigaw siya, sabi niya, miserableng tao ako. Sino makapagliligtas sa akin sa katawan na ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Siya na rin ang sumagot, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Kanya po tayo, magtatagumpay tayo, nasusunod natin kalooban ng Diyos. Thanks be to God. Salamat sa Diyos sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Ricky, Teodi, maraming salamat po. Executive producer, Brother Ben Yalung. Supervising producer, Brother Celso de Guzman. Directed by Chuck Duran. Special post video inserting by Brother Jings de Guzman. God With Us Foundation, M7 APFI Production. In union with the following charismatic groups: Central Bank Charismatic Renewal, San Felipe Neri Parish Mandaluyong, Love Flock Catholic Charismatic Renewal Ministry, Ange Parochia Lulu Wico Parbon, Antipolo, Spirit of Love Catholic Charismatic Community, Federation of Trans Parochial Charismatic Communities, St. Peter Catholic Charismatic Community, Office Prayer Group Catholic Community of the Archdiocese of Manila, SVD Friends, Blessed Arnold Janssen Foundation, Epiphany of the Lord Charismatic Community, JET, Jesus Evangelical Team, Forum Group, Oasis of Love Catholic Charismatic Renewal, Beloved of the Lord, Spirit of the Risen Lord Catholic Community, Salt and Light Community for Christ, Sacred Heart Parish of Antipolo. The Most Reverend Teodoro Ted Cruz Bacani Jr. was born in Tuyo, Balanga City, Bataan on January 16, 1940. He obtained his philosophy and theology studies at San Jose Seminary. On December 21, 1965, he was ordained priest of the Prelature of Iba, now a full-fledged diocese, at the Manila Cathedral in Intramuros, Manila. In 1971, he obtained his doctorate in sacred theology from the Pontifical University of St. Thomas Aquinas, Angelicum, in Rome. He served as parochial vicar of Holy Infant Jesus Parish in San Antonio, Zambales, 1966-1968, and San Sebastian Parish in San Narciso, Zambales, 1971-1976. From 1976 to 1979, he was parish priest of St. James Parish and director of St. James School in Subic, Zambales. From 1979 to 1984, Father Bacani was an on-loan priest in Manila as a theology professor in San Carlos Seminary, where he served as Dean of Theology, 1982-1983, and in Loyola School of Theology Ateneo de Manila University, as well as a theological consultant in the Archdiocese of Manila. Pope John Paul II named him Auxiliary Bishop of Manila and Titular Bishop of Gauriana on March 6, 1984, and was ordained bishop on April 12, 1984. He served as parish priest of San Fernando de Dilao Parish in Paco, Manila from 1984 to 1996. He was named District Bishop of the Ecclesiastical District of Manila in 1985, and District Bishop of Quezon City North and Caloocan in 1996. With the creation of the Diocese of Novaliches on December 7, 2002, he was named its first bishop and was formally installed on January 16, 2003, but later resigned in November 25 of that year. We have mainstream production people.